Tatlo taon nang nagugutom ang mga pating. Ngunit hindi natakot ang bata. Kinuha ng bata ang maliit na isda at pinakain ang mga pating. Nang makita silang ganito, tuwang-tuwa ang bata. Biglang isang araw, dumating ang isang buhawi at sinira ang bahay ng bata. Ang bata at ang kanyang ama ay hiwalay na mula noon. Nang ang bata ay nagdadalamhati, pinalibutan siya ng isang paaralan ng mga pating. Buti na lang may pating na nakakilala sa kanya. Upang gantihan ang bata, pinabalik nila siya sa isang kuweba. Kaya lang, ang bata at ang mga pating ay namuhay ng magkasama. Pinalaki siya ng mga pating. Ginamit din nila ang paraan ng pagsasanay sa bata. Ang katawan ng bata ay naging deformed. Ang tiyan ng batang lalaki ay lumitaw na may mga hasang ng isda. Naging matutulis din ang mga ngipin ng bata. May mga fish fins din sa likod. Makalipas ang ilang taon, nangingisda si Max. Nahuli ni Max ang batang pating. Pinangalanan siya ni Max na Sharkboy. Inuwi ni Mark si Sharkboy at ginawan siya ng aquarium. Naging mabuting magkaibigan lang sila. Lumitaw ang isang babaeng kulay pink ang buhok. Ang suwit ay parang tinunaw na lava. Nagniningning ng ngiti. Pinangalanan siya ni Max na Lavagirl. Pumunta si Lavagirl sa Sharkboy para humingi ng tulong para iligtas ang planeta Drool. Nagulat si Max sa isang bangungot. Natagpuan niya ang mga bakas ng paa ni Sharkboy sa lupa. Pagbaba ni Max, nadiskubre niya ang natira nilang dalawa. Kinabukasan, sa labas ng classroom, bumagyo. Ang mga bintana ay nabuksan lahat ng hangin. Pagkatapos noon, sumambulat sina Sharkboy at Lavagirl. Gusto nila ng tulong ni Max. Naglalakad si Lavagirl papunta kay Max. Nagliyab ang dalawang panig na nadaanan niya. Sinabi ni Lavagirl kay Max ang tungkol sa layunin. Si Max ang nagligtas sa planetang Drool. Pagkatapos ay sumakay sila sa spaceship at nagsimula ang kanilang paglalakbay. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating sila sa planeta Drool. Wala nang masyadong oras. Kailangang iligtas ang mga bata dito. Ang planet Drool ang pangarap na eksena ni Max. Ito ay kontrolado ng mga puwersa ng kadiliman. Isang grupo ng mga bata ang nakatali sa isang roller coaster na hindi mapigilan. Hinila ni Sharkboy ang roller coaster. Gumagamit siya ng palikpik ng isda sa pagpreno. Nagbuga ng lava si Lavagirl para ayusin ito. Ang mga bata ay naligtas, ngunit ang mga puwersa ng kadiliman ay hindi naalis. Kaya pumunta silang tatlo sa domain ng Dark Forces. Nakilala nila sila. Kakaiba ang alien monster na ito. Ito ay may mukha ng tao, ang ibang bahagi ay mekanikal. Ang sandata nito ay ang plug. Kinuha na ni Emma Electric ang Drool. Kinalaban ni Sharkboy si Emma Electric. Magagandang acrobatic moves. Hindi mahalaga ang isa laban sa tatlo. Ngunit ang dalawa kamao ay mahirap talunin ang apat na saksakan. Nakuryente si Sharkboy. Sunod ay si Lavagirl. Sinuntok niya si Emma Electric sa mukha. Pero masyadong makapal ang balat ng mukha ni Emma Electric. Tatlo tao ang itinapon sa Dream Graveyard ni Emma Electric. Dito, nakilala ni Max ang robot na si Tobor. Salamat kay Tobor, nakarating sila sa isang lupain ng cookies. Natikman ito ni Sharkboy at alam niyang chocolate iyon. Sinusundan nila ang agos ng lawa ng gatas. Dalawang higante ang biglang lumitaw. Itinaas nila ang cookie at inilagay sa kanilang bibig. Mabuti na lang at naiwasan ito ng grupo ni Max. Sa oras na ito, natuklasan ang grupo ni Max. Maraming asong umatake sa kanila. Nagsimula na silang mag-away. Ngunit mayroong masyadong maraming mga aso. Kinailangan ni Max na itulak ang isang banana boat para makalayo. Pumunta sila sa Ice and Snow Kingdom. Kailangan nilang tumawid sa isang tulay ng yelo. Ngunit kailangang magdahan-dahan si Lavagirl. Maraming mga hunting dogs ang dumarating. Ginagawa ni Lavagirl na matunaw ang tulay ng yelo. Mabilis silang tumakbo at nakarating sa tapat ng dalampasigan. Pero biglang nabasag ang lupa. Lumabas sa lupa si Merlectric. Arestado ulit silang tatlo. Nakilala nila ang mastermind. Siya si Minus, kaklase ni Max. Tatlo tao ang nagkulong, natulog si Minus. Feeling hinamak, galit si Sharkboy. Kinagat niya ang bakal na kulungan at nakataka sila. Kinuha nila ang diary ni Minus. Tumingin si Max sa diary. Dapat nilang makuha ang kristal na puso. Pumunta sila sa slide. Kinuha ni Max ang kristal na puso. Ngunit binitawan ito ni Max. Tumakbo si Lavagirl para saluhin ito. Putil and dissection and Akil. Pinalibutan sila ng ilang higanting snow. Ang Ice Princess ay lumitaw. Si Marisa, kaklase ni Max. Nagbibigay ng pagsubok si Marisa. Kung makakita sila ng tunay na puso, ibibigay niya ito sa kanila. Napagtanto ni Max na ang tunay na kristal na puso ay nasa leeg ni Marisa. Sa wakas nakuha na nila ang Crystal Heart. Tinulak nila si Lavagirl pabalik. Well, kailangan nilang tapakan si Lavagirl.
nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sinira ni Lavagirl ang yelo. Tumalon si Sharkboy sa tubig. Naghihintay si Mrelectric. Natrap na si Sharkboy. Nakuryente si Sharkboy at nawala ng malay. Sa panahon ng panganib, walang pakialam si Lavagirl sa kanyang mga katangian. Tumalon siya sa lawa at nailigtas si Sharkboy. Pagkatapos ay nawala ang kanyang buhay. Pagising ni Sharkboy. Kinuha ni Sharkboy si Lavagirl at tumakbo sa malapit na bulkan. Nararanasan ang binyag ng bulkan. Nabuhay muli si Lavagirl at na-upgrade ang kanyang kapangyarihan. Ang halo na nagbibigay liwanag sa planeta. Sa oras na ito, nagising na rin ni Max ang kanyang superpower. Kaya niyang kontrolin ang mga bagay. Pagkatapos nito, inarap ni Max si Minus. Tinawag niya ang mukha ng demonyong isda. At si Max ay nagpatawag ng isang bungkos ng mga bula at nahuli ang demonyong mukha ng isda. Pagkatapos ay nagpatawag si Max ng bato para tamaan si Minus. At gawing bola ang ulo ni Minus. Ngunit pagkatapos, inabot ni Max ang kanyang kamay at matagumpay na naakit si Minus. Naging mabuting magkaibigan sila. Ngunit nagpasya ang Mrelectric na sirain ang lupa. Agad silang bumalik sa lupa. Lumitaw si Mrelectric na may kasamang bagyo. Tumayo si Minus para pigilan siya. Ngunit sa lupa, mawawala ang mga superpower. Nakuryente siya sa puwitan. Nilagyan ni Max ng kristal na puso si Marisa. Pagkatapos noon, ginawang iceberg ni Marisa ang Mrelectric. Sumabog siya at naging mga snowflake. Nanalo sila sa wakas. Ang dramang ito ay hinango batay sa mga pangarap ng mga bata. Mayaman ang imahinasyon ng mga bata. Dapat mas maunawaan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Tapos na ang pelikula, paalam.